84 of Focus 5 Legacy. Yes, ako na lang siguro. Pero yeah, I know may iba pa dyan, hindi din nakatapos. So watch na rin kayo ng Focus 5 Legacy kahit tapos na. Yeah, the main show, tapos na talaga. Pero nandun sa YouTube nila, kaya let's go, panoorin natin. At ito na nga, gawa na natin siya ng reaction and review for episode 84 natin. At nagsimula ang ating episode 84 na si Steve at si Jamie ay napag-usapan ang nangyari kay Eva at sa kanya pagkakulong sa dahil sa pag-attempt of assassination kay Jamie. Ayun, medyo guilty si Steve natin dito. Baka sabi niya nga, baka siya daw yung dahilan kung bakit nagawa lahat yun ni Eva, which is, yeah, talagang totoo naman. Pero kinomfort pa rin siya dito ni Jamie, na sabi ni Jamie na wala kang kasalanan, Steve. Lahat ng yun ay ginawa ni Eva sa kanyang sariling desisyon. Okay, and then Dr. Hook pinalabas na sa CBF si Eva at ayun na nga, pina-court martial and she was dismissed in Camp Big Falcon. So wala lang ating Eva, kulong na, tapos na ang kanyang era sa Camp Big Falcon natin. And then Big Bird and Little John shows na nangungulila na nga sila sa kanilang papa kasi nga multi ka na talaga nilang makita, mayakap, makasama ang papa nila, pero ayun, bigla na lang inabduct ito ni Oslak, and then ayun, hindi nila nakita si Rutgar or si Ned. So yun, nangulila ang dalawang ito. And then, ito na, si Rutgar, ibabalik na siya sa Busan para ikulong doon. At yeah, para hindi na rin siya makita ng iba pang, at hindi na mapakinabangan ang pagiging matalino niya dahil doon sa mga rebels ng mga Busanians. And then, si Oslak, balak pasabugin ang Terra Erto gamit ang ginawa niyang isang napakalaking bomba. And then, Voltes 5 team nalaman na meron ang bombang lumabas at ayun, pinuntahan nila at kailang inimbestigahan. And then, hindi nila malaman kung ano yung form, anong klaseng bomba o ano, hindi nga nila alam na bomba nga yun eh. So ayun, lumabas si Octuan dahil siya yung nag-volunteer na iscan ang ating bomba dito. Yeah. And then, nalaman nila na bomba nga ito at they only have 15 minutes para iwasan ang pagsabog ng ating bomba na ginawa ni Oslak. And then, ay na, Voltes 5 team, volt in na para bunutin ang bomba. At sabi nga doon ni Dr. Hook na pwede itong pasabugin sa labas ng atmosphere or, yeah, doon talaga sa space para masave ang planet Earth. Pero ayun, kahit anong gamitin nila, hindi nila makaya. And then, Oslak nag-communicate sa Camp Big Falcon dahil sa bombang nilagay niya. Talagang, let's say, parang nanghambog pa siya na talagang hindi na kaya ng Voltes 5 team na bunutin yun at hindi nila maiiwasan na talagang mawawasak na ang planet Earth. Pero ayun, pinatayan lang siya ng comms ni Dr. Hook dito, okay? And then, Voltes 5, ayun, nahirapan nga sa pagbunot ng bomba. Ang bigat, ang laki, hindi kaya ni Voltes 5 sa lahat ng, kahit gamitin na lahat ng energy nila is sila. Hindi natibag ang ating bomba na gawa ni Oslak. And then, Steve, try to punch and damage the bomb, pero gusto na silang pabalikin ni Dr. Hook sa Camp Big Falcon. At sabi pa nga dito ni Mark, ni Steve, ni Mark, ni Big Bird at ni Little John na baka kung anong gawin ni Steve dito, baka pwedeng sumabog agad-agad ang bomba natin. So ayun, ginamitan pa nga ito ng iba't ibang mga sandata ni Voltes 5 para yeah, try to yeah, pasabugin, madamage man lang na pwedeng maiwasan na sumabog ang bomba doon. And then Steve wants to figure out kung paano ma-detonate ang bomba kasi sabi din doon ni Octo 1 na pwede daw yung ma-decode yung system ng bomba para hindi na ito sumabog. Pero yeah, they only have at least 4 minutes na tiran doon na kapag yeah, it's very short time to analyze pa at decode the system of the bomb para hindi ito sumabog. And then biglang-bigla na lang na merong dumating ang isang malaking sasakyang panghimpapawid at yun na pala ay ang Solar Bird. Yeah, dumating na ating Solar Bird at ayun lumabas ang napakalaking claw ng Solar Bird dito at binunot ang bomba. Yeah, binunot at kayang-kaya. At akala pa nga ng ating Voltes 5 team na kalaban ang dumating na sasakyang panghimpapawid na yun. Pero hindi pa nila alam na yun na pala ang Solar Bird natin. And then, doon nagtapos ang ating episode 84 natin. Yeah, this episode 84 is just parang pinapatunayan lamang ni Oslak na kaya niya. Hindi Beast Fighter ang ginawa niya. Kaya hindi man nila masakop ang Terra Erto is pasasabugin na lang nila para lahat ng nandun na buhay na mga nila lang ay pwedeng mawala at mamatay. Pero yeah, tingnan natin kung anong mayayari nang nabunot na ng Solar Bird natin ang bomba ni Oslak dito, okay? So kaya-kayang maabot ng Solar Bird doon sa kalawakan para doon na lang pasabugin ang ating bomba. So doon natin malalaman next episode natin. Pero ayun nga,
Unti-unti na tayong lumalapit sa ending ng ating Voltes 5 Legacy. Yeah, sa ending na inaasahan ko. Kasi, I don't know, may iba pa bang nanonood. Okay. Pero yeah, gawan pa rin natin to at itapusin natin to hanggang umabot ko ang episode 90 natin. Okay? So, sunod-sunod na to, gawan natin. And then, we will have the conclusion of this Voltes 5 Legacy natin. Okay? So, yeah, kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng content natin, please do consider to like, share, comment, subscribe, and please hit that notification bell para may inform pa kayo sa susunod ko pa ng mga videos and contents. Okay? Thank you so much pala sa lahat ng mga taong nanonood, manonood pa, at sa mga nanonood pa dyan, thank you sa lahat na subscribe at magsasubscribe pa. Thank you po. Maraming salamat. Okay, so that's it for now, guys. Thank you so much. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jake is the para signing off. And I will animate signing off. Let's vote you next time, but for now,